place, les gars. Sayur nak sumba. Itu benar bersurumu sini kan, apa tu? Alam niyo, nung niluto ko ang sinigang ng manok, hiniwaiwa ko ang mga manok. At pagkatapos ng hiwaiwain ng mga manok, sinabay ko na, pinakulong ko sa may tatubig. Pagkatapos na, nilagyan ko ng sibuyas. Malambot na ang manok. Nilagay ko na yung mga tahon-tahon. Ang mustasa nilagay ko. At pagkatapos nun, nilagay ko na sa mangkok upang ating ulaman. Kasabay na ng sinain. At ang diluto ko, pinagsalusaluhan natin at kayo naman yung nasarapan. Sinigang ng manok. Sinigang ng manok. Hinugasan ko muna siya. Pagtapos kasi ang hugasan, sinimulan ko siyang isalang doon sa kalan. At pagkatapos, tinanghalian na namin. Papa, tulungan niyo po ang assignment ko. Ba assignment mo? Matematika. Ito ang ano. Ang laki ng anak niyan. Parang di ko kaya tusin. Ikaw sayang kayang basagutin yan? Papa! Sigurado ka? Papa! Abuti ka pa. Ako di ko kaya sagutin yun. Ikaw ba? Aray! Hindi ba napag-aralan sa school yun? Pinapasa natin, lalo na ako sa pamilya, kalungkutan na
parang walang kalutasan yung mga problema ngayon. Ang iba naman ay halos nagpakamatay na dahil sa problema. Ang iba naman ay dinadaan sa ibang bagay. Nandun, mag-iinom ng alak para lang makalimot sa mga problema. Pero pag nawala na yung ano, yung pagkalasing, ganun pa rin. Nandun pa rin yung problema. Marami naman ibang tao, dinadaan sa ibang bagay para lamang na masolusyonan yung problema niya. Kaya lang, hindi naman din ganun. Ano din naman, wala din naman. Wala ding nangyayari sa madalit salita. Pero kung iisipin natin, ang problema, hindi naman ako talaga nawawala. Tinatanong natin sa sarili natin eh, may kasagutan pa ba sa problema natin? Lalo-lalo yung kalungkutan natin kasi kaya nga tayo malungkot kasi may problema. May mga suliranin at iba-iba ang ating hinaharap na mga problema at suliranin. Merong mabibigat, merong magagaang problema. Kaya nga ang tao'y malulungkot kasi nga mabigat. Pero kahit nga yung tao eh, kahit magaan niya yung problema, malungkot pa rin eh. Ang bawa, sa pera. Kaya malungkot ang tao dahil walang pera, walang pambili. Pero isang bagay lang yung natutunan ko. May kalungkutan ka man, dinadala ngayon, isa lang naman yung pwede mong lapitan eh. Ang Diyos lang naman ang pwede mong lapitan eh. Siya lang yung talagang kalutasan sa ating mga problema. Kung ikaw lalapit sa kanya, ay bukas palad siya na ikaw ay kanyang patutuloyin at tatanggapin sa kanyang pagpapala at biyaya. Kaya maraming salamat po sa inyo at sana po ay may natutunan po kayo sa aking muli sa video ito. At muli po sa inyo ay inaanyayahan ko po kayo na muli ay subaybayin niyo po lagi itong pampakulit sa susunod na episode 4. At sana po ay lagi po kayo sumabaybay at hinihiling ko po sa inyo na subscribe niyo po ito at pagkatapos yung subscribe ay pakipindot na rin ng bell kung hindi pa po kayo subscriber. Eh, parang awa nyo na kasi po kung hindi pa po kayo subscriber. Dadalawa lang po. Tatlo po yung subscriber ko. Kaya lang, nadali po ako ng, nadali po, mayroon kasi pong nag-message sa akin ng subs, ayun, yung tatlo, naging dalawa na lang po. Kaya po, naanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa akin, pindutin po yung bell, and then, pagkatapos po nun, i-like nyo po, and then, pakishare na rin po. Para po, tuloy-tuloy po yung ating paggawa nito. Muli po, sa inyo po, ay ipapasalamat po sa inyo. Sana po lagi po kayong manood dito sa aking pampakulit, ang pamilyang makukulit. Kaya po sa inyo po, sa Diyos po ang papuri.